都没有放开。Pagbasa mula sa sulat
saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan na di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalaho at mga kababayan. Ano ba mamamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo? Alang-alang sa kanila. Sila ay mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang liwanag ng banda na nagpapakilala siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipon ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpapailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ripi, poderosa, le, mamá.
sa lukas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahala, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, na ayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinaayon, pinayawon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Ang lahat-lahat ng bagay sa ating buhay ay napapaloob sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Sabi nga ni Lola Lola. At dalawang bagay po ang pagkukulan natin ng pansin. Ito ay tinatawag na napapaloob ito, ang bagay-bagay ay napapaloob sa tamang panahon. Sapagkat, dalawang bagay. Una, ito ay itinakda. Katulad na lamang po ng pag-aasawa, masasabi natin na sa tamang panahon ang pag-aasawa kung ito ay nasa tamang edad. Wala sa tamang panahon kung ito ay ginaganap sa hindi tamang edad. At marami pang iba. So una, ito ay itinakda, inilaan. At ito ang pananaw ng mga Pariseo at dalubhasa sa batas, na 6 na araw tayong binigyan ng pagkakataon na magtrabaho, pero ang 7th araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga sa 7th araw ay kinakailangan magpahinga ang lahat at walang gagawin na anuman. Kaya nga, dito ay itinakda ang araw ng pamamahinga ng walang trabaho o walang anumang gagawin. Basta magpahinga ka. Ito, para sa mga Pariseo at mga dalubhasa sa batas, ay ang tamang panahon ng pagpapahinga. Subalit, ang ikalawang katungkol sa tamang panahon ay ang mga bagay-bagay na paggawa ang ikalawa po ay ang paggawa na kung saan ay ito ay kailangan na, kung kaya kinakailangan ng gawin, kung kaya ito'y napapanahon na. Ibig sabihin, ang tamang panahon ay gawin mo na ang mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Katulad ng paggawa ng kabutihan, ang paggawa ng kabutihan ay nasa tamang panahon, subalit ang tamang panahon na ito ng paggawa ng kabutihan ay lagi napapanahon. Ibig sabihin, gagawa tayo ng kabutihan, oo, ito ay nasa tamang panahon, subalit ang paggawa ng kabutihan
ay lagi napapanahon. Walang sinasabing oras, walang sinasabing tinatakda na araw o panahon, sapagkat ang gawaing mabuti, lalo ligit ang mga pagtulong sa kapwa, ay laging napapanahon. Diba, minsan, kapag Pasko, yung mga organisasyon pupunta sa mga orphanages, or kaya naman sa mga home for the aged. Bakit? Napapanahon, sinasabi natin, napapanahon ang pagtulong sapagkat ngayon ay panahon ng Pasko. Mali! Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa ay lagi napapanahon. Ito ay hindi itinatakda na tuwing Pasko ay kinakailangan nating tumulong. Parang katulad sa aming mga pare, no? Halimbawa, sa misa, o magpapakasal. Okay, kailan ang kasal? Okay, takda natin sa ganitong araw, sa ganitong panahon. Pero sa aming mga pare, ay mayroong mga bagay-bagay na kahit na anong pinagawa mo, kahit ikaw ay nasa trono, ay kinakailangan mong umahon doon sa trono na iyon. Bakit? Dahil kinakailangan na at yun ang tamang panahon na ikaw ay tumayo sa iyong trono at gawin mo ang mga bagay-bagay na mabuti at pagtulong sa kapwa. Kamakailan lamang kahapon, ako ay magmimisa sana. Subalit, mayroong lumpumunta sa akin na mag-ina na sinasabi niya ay tulungan po ninyo kami at tulungan niyo po kami, Father, sapagkat ang bahay namin ay mayroong masamang spiritu. Kung ako ang sasabihin, ay pwede bang ipagbukas na kasama natin niya? Magmimisa na ako eh. No? Pumunta ako doon. At pagkatapos, pagpunta ko doon sa bahay, ay, meron na. Ramdam na ramdam ko. At siya, sige, manalangin na tayo. Manalangin na tayo. Meron pa akong misa. E di suot ako ng stola. Magsisimula na sana ako ng ritual ng mga pananakit. Aba, ang krus na nasa table, biglang tumilapo. Sabi ko, ito na ang tamang panahon upang tumakbo. Gusto ko nang tumakbo. Pero pinigilan ko, hinawakan ko ang krus at itinayong muli doon sa tingon. At habang nagdadasal ako, tumilang ko muli. Sabi ko, ito na ang tamang panahon. Hindi tumakbo. Ito na ang tamang panahon upang magpagsakupaan sa demonyo. Kailangan na ito. At ito ay mabuti sapagkat ito ay pagtulong doon sa mag-ina na ang kanilang tahanan ay nababalot ng masamang espiritu. At ito ay hindi mo kinakailangan itakda. Bagkos, ang mga bagay-bagay na ito ay napapanahon. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya matinanong niya ang mga Pariseo, na ayon ba sa batas?
Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Eh, ang sabi ng batas ay ito, araw ng pamahinga ay tinakda. Ang araw ng Sabat ay tinakda upang magpahinga. Pero, ang gumawa ng pabuti, ang tulungan ng ating kapwa, sa araw ng pamamahinga ay hindi nakasaad sa kautusan. Bakit? Dahil ito ay lagi napapanahon. Mga minamahalong kaibigan, ang ating pitakasi o ang patron sa San Martin de Porres, alam naman po natin ang kanyang buhay, ay walang kinaurasan sa kanyang paglilingkod. Walang kinaurasan upang harapin ang pagkailangan ng ating kapwa sapagkat siya ay kapwa at naranasan niya ang mga ilangan. At sa ating mga parokyano ng parokyang ito na kung saan ang pintakasi ay si San Martin de Porres, tayo ba ay namimili ng tutulungan? Tayo ba ay namimili ng panahon kung kailan tayo tutulong? Sa palagay ko, at lagi ninyong tatandaan, ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa kapwa ay lagi nasa tamang panahon. At ang tamang panahon na ito ay ang panahon hindi itinatakda. Ang tamang panahon ito ay lagi pagkakataon sa atin sapagkat ang paggawa ng mabuti ay lagi napapanahon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kaibigan upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadaraman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinaraman sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pag-ilip at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang wala kong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamin namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bonaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga nabiring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, ni San Martin de Porres ang aming pintakasi, gayon din ang lahat ng mga banal sa kalangitan na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa Kanya, thank you.